Hey guys, I am Maru. For today's video, share ko sa inyo kung paano ko sinisecure yung aking mga keychain. Dalawa na kasi yung nagtanong sa akin kung paano ko daw sinisecure kasi para hindi siya agad matanggal. At tamang-tama, ginawa kong keychain dito kaya isipan ko na rin na gawan ito ng video. At bago ko ipakita kung paano ko ginagawa mag-secure ng aking mga keychain. I-share ko din pala sa inyo yung nakakuha na ng aking dating pasta machine. Kung natatandaan nyo sa dati kong video na bumili ako ng bagong pasta machine, sinabi ko dun na ibibigay ko yung luma kong pasta machine dun sa unang magko-comment sa aking video. So ayun, meron nang nag-comment si Sir Marvin. At sabi niya rin sa akin na naghahanap siya ng sign kung itutuloy niya yung pagpo-polymer clay. Siguro yun na yung sign. Yung napanood niya yung video ko para ituloy niya. At pinadalan ko rin siya nung gawa kong keychain para makita niya yung finished product ng polymer clay. At nalaman ko rin na taga Nueva Ecija din siya tulad ko. Kaya pinadala ko na rin agad yung pasta machine para magamit na niya. At yun lang, sana magamit ko pa ng matagal, Sir Marvin, yung pasta machine. At balik na tayo dito sa ating keychain. Para sa aking mga keychain, tatlong klase yung ginagamit ko. Una, ito yung head pin. Yun. Pangalawa, yung eye pin. At pangatlo, itong aluminum wire. Itong head pin, ginagamit ko siya sa mga ganitong keychain. Tulad nito. Ayan. Sigurado hindi siya may hila kasi yung pinakang head niya nakasagko na doon kaya hindi siya may hila. Kung ayaw nyo naman ito nakikita, pwede nyo naman itong hilahin pa loob. Tapos, tsaka nyo na lang takpan na clay ulit para walang butas. Sa eye pin naman, ginagamit ko itong eye pin pagka sa mga ganito. Kaya, makikita nyo, pabaliktad siya. Kasi, meron pa akong ilalagay dito. Sasabit ko pa to. Dito. Yan. Para naman sa mga chibi keychain tulad nito, syempre kailangan natin ng mas mahaba at mas medyo makapal para sa mga ganitong keychain. Ang ginagamit ko ay itong aluminum wire. Dalawa yung size na meron ako. Itong isa, ginagamit ko sa keychain. Itong ginagamit ko sa mga figures. Ganito yung ginagawa ko para hindi siya matangkad. Binabaluktot ko yung dulo. Ganyan. Tapos, tsaka ko siya ilalagay dito. Yan. Tapos, may butas, tatakpan na lang natin to na clay ulit.
Siyempre, aayusin din natin yung pagtatakip nito para walang nakikita. Hindi ko naayusin na. Basta yan, tatakpan nyo. Tapos, dapat seamless siya dito. Para hindi halata. Lahat nung ganito. Ayan. At yun lang, sana may natutunan kayo sa videong ito. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong video, huwag niyo kalimutang mag-like, comment, and subscribe. See you in my next video. Bye! Hi guys! Sorry sa background ko, makalat. Gusto ko lang ipakita yung aso na unang gawa ko na aso. Kasi hindi naman talaga ako gumagawa ng figure na aso. Puro tao, anime, ganyan. Ito. Hindi ko pa pinapakita sa nagpagawa. Feeling ko kasi hindi pa kamukha. Pero, tingnan nyo. Shih Tzu to yata. Nalagay ko dito yung reference photo. Para makita nyo kung kamukha na. Comment naman kayo kung kamukha nga.